Kalaban ni Wemby na papalakpak sa ginawa niya. Ja Morant pali ng pagsubok kay Wembanyama nilaro pa ang depensa. At first time lang ito mangyari kay Wemby, nagpakilala nga si Ja Morant. Two teams na nasa ibaba ng Western Conference na garap ngayong araw. Memphis Grizzlies laban nga sa San Antonio Spurs. Start na agad tayo in the first quarter, abay matumal pa ang two teams, low scoring tayo. Sa unang 20 minuto nang dahil nga wala ang shooting, hindi pa present ang shooting ng two teams. Si Ja Morant nakahanap nga ng katapat, akala niya kaya niya si Wemby. Sinupalpal mga idol, nagkamali ng binangga. Ang dalawang team ay parehas na halos 36% lang ang shooting sa field. Kaya naman 23-20 ang score natin. Wemby, 4 points. Desmond Bane, 8 points naman para sa home team. Second quarter natin, Victor Mamoudang agad sa umpisa, pati Grizzlies player na papalakpak dyan. Pero ang Grizzlies mga idol, ang home team, nabuhay ng opensa at gumawa nga sila ng 10-2 run. Kaya naman itong si Coach Pop ay quick timeout ang itinawag. Matapos niyan mga idol, Wemby na isaan nga dito ng Grizzlies player Aldama between the legs ni Wemby. And then bumawi nga sa dyan mga idol, pinahirapan ng DPOY candidate na si Jaren Jackson Jr. gumawa nga ng 5 more points para idikit ang ganyang team. Still struggling ang two teams mga idol pagdating nga sa flow ng kanilang opensa. Pero Ja Morant binuwat nga ang Grizzlies. Ayso na naman kay Wembanyama, 3-pointer ang ginawa at pasok pa dito ang very tough fadeaway niya. Kaya naman ang Grizzlies may hawak na 47-40 lead after 2 quarters. At sa ating third quarter naman, ganda ng umpisa ng San Antonio Spurs. Salamat nga sa back-to-back 3-pointer ni Champagne. And a ridiculous shot by the alien mga idol, one-legged 3-pointer. Grabe mga idol, panglamang para nga sa team niya, kaya timeout ang Grizzlies. Hindi makapaniwala sa ginawa ni Wemby. Pero Desmond Bane hindi nga pumayag sa ginawa ng Spurs at bumawi nga siya ng kanyang 7 straight points. Balik sa Grizzlies ang lamang at timeout naman ng San Antonio dito. And then pagpasok pa ng second unit ng Memphis ay tumulong pa sila mga idol, kaya naman pinaabot na nila sa 12 ang kanilang kalamangan. Pagbalik ni Ja Morant, naging 16 pa ang advantage netong Grizzlies mga idol, at sa pagtatapos ng third quarter, 80-68 ang ating scoring. At sa fourth quarter naman natin, Ja Morant nakabawi na kay Wemby matapos masupalpal, double clutch ang layup. Pasok yan, balik sa 16 ang lamang nila. And then hindi pa tapos mga idol, poster ng pasaruki after ng nice crossover niya. Inasar pa nga mga idol, on his head nga daw. At tinuloy-tuloy na nga yan ni Ja Morant mga idol, take over mode na nga siya, kaya tinigil na ni Coach Pop, nag timeout muna. At hanggang sa huling mga minuto nga ay kinayod nila Wemby at ng Spurs itong ang kalamangan ng Memphis Grizzlies. In under 2 minutes nababa nga nila ito sa 8-point game. Pero at the end, the Memphis Grizzlies and Ja Morant took care of business. Pinauwi ng Spurs panalo sa laban.